Dr. Emmanuel Elkeson siya ang kauna-unahang presidente ng Commonwealth ng 1935. Tatlong sentro ang ideolohiya ng isinulong ang administrasyong Quezon: panggulang pambansa, maunlad na ekonomiya, at mabuting pamamahala. Pinasimulan niya ang mga programa at polisiyang pang-ekonomiya at nagtatag ng iba't ibang kagawaran ng gobyerno. Nagpatupad siya ng reformang pang-edukasyon at itinaguyod ang Tagalog bilang wika ng pambansa. Nagpagawa rin siya ng transportasyong pampubliko kabilang na ang Manila Railroad Company. Napabilis ang biyahe mula Bicol patungo Maynila. Muling naglugluglog sa pagkapangulo si Quezon noong Nobyembre 1941. Naging mapayapa at panatag ang bansa hanggang sa lusubin ito bigla ng grupo ng Hapon ng 1941. Nang pumutok ang digmaan, si Quezon ang nagsilbing simbolo ng pag-asa at kalayaan para sa mga Pilipino. Upang ipagpatuloy ang laban, inilikas niya ang kanyang pamahalaan sa isla ng Corregidor. At kalaunay, nagtungo sa Estados Unidos sa payo ni Field Marshal Douglas MacArthur. Doon sa US, itinatag niya ang nakadistiyerong pamahalaang Commonwealth at nagsilbi sa Pacific War Council. Sa pamamagitan niya, sumali ang Pilipinas sa US at nakatanggap ng parangal bilang isang allied nation. Walang kapaboran niyang ikinampanya na higit pang pagpapalabis ng pagliligtas ng Pilipinas. Gayunpaman, hindi na niya gawaing masilayan ang paglaya ng Pilipinas. Noong August 1, 1944, namatay si Pangulong Quezon dahil sa tuberculosis sa Saranac Lake, New York. Pinangaralan siya sa Washington, D.C. at samantalang inilibing sa Arlington Cemetery. At sa wakas, noong July 4, 1946, natupad na rin ang pangarap ni Quezon para sa isang malayang republika ng Pilipinas, ang pagbababa ng watawak ng US at pagtataas ng watawat ng Pilipinas, ang nagsilbing kasagisag sa wagas na pagsisikap at dedikasyon ni Manuel L. Quezon. At sa wakas, July 27, 1946, nakauwi na rin ang mga labi ni Quezon sa kanyang tahanan. Inilibing siya sa North Cemetery noong August 1, 1946, makalipas ang 33 taon, inilipat ang mga labi ni Quezon sa Quezon Memorial Shrine, ang nagsilbing huling himlayan ng Pangulo. May pasang hanggang ngayon na nanatiling deslimento ang dambana sa isang dakilang tunay na inialay para sa kaligayahan at kalayaan ng mga Pilipino. Bunga nito ang pagbuo ng modernong republikang kilalangin na ngayon. Si Manuel Rojas, isa sa napakalaking salik kung bakit isang malayang bansa at isang malayang sambayanan tayo sa kasalukuyan, dahil kay Manuel L. Quezon. Ito naman si Sergio Osmeña, Vice Presidente ni Manuel L. Quezon.